Good morning, Kuya! Mga sambahay, usapang pangkalusugan natin ngayong araw. Kasama natin ang ating favorite urologist. Walang iba kundi si Dr. Joseph Lee. Good morning, Dr. Joseph. Welcome back sa studio. Studio, di ba? Yung dalawang episode natin, nandun tayo sa kabila. Empire na. Ngayon na ano na tayo. Nandito na naman tayo. Anyway, pag-uusapan natin, ano, bago tayo pag-usapan ng suplementong Genesis Spirulina, pag-uusapan natin ng respiratory disease. Ayan. Now, it's a very broad disclaimer. Hindi naman ako pulmonologist. Mm-hmm. Urologist ako. Para ano, na masabihin ng mga specialistang ka-colleague natin, nangingialam ito sa ano. So we'll talk about something which is timely and very important, di ba? Yeah. Siguro naririnig ninyo, meron na naman sinasabi nila mysterious pneumonia-like or influenza-like, mm-hmm, or flu-like. Pero like, di ba? Mm-hmm. Sa Tagalog, parang. Eh, ang hirap kasi parang eh, mm-hmm, di ba? So, na namumuo at kumakalat sa China, mm-hmm, no? Na parang epidemic daw. Mm-hmm. And specifically, there are a lot of cases now in Beijing and some provinces, mm-hmm, south of China na meron. Mm-hmm. Remember, 3 years ago, roughly 3 years ago, yung COVID virus natin came from Wuhan. Mm-hmm. Yeah. Wuhan, di ba? Tapos pinalit na lang nila ng COVID kasi ayaw nila ma-ano yung pangalan ng ano yung city, yung location, yeah, sa China. Mm-hmm. So, is this another virus that is coming from that part of the country? Mm-hmm. Mm-hmm. No? We do not know. Pero ang ano natin kasi lagi sinasabi natin, na-explain ko sa inyo, virus kasi is a yung strives sa living cells. Mm-hmm. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi naman mabubuhay yan pag walang living cells eh, because it's gets its nourishment, kumukuha siya ng mga pagkain niya sa buhay na cells. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng buhay na cells, saan nanggagaling yun? Sa human beings. Not only human beings, even animals sa lower forms. Now depende yan kasi sometimes sa lower forms of animals, they become transitory transport carrier. Ibig sabihin, doon muna sila, tapos pag naging adult nila, lilipat sila sa tao. Mm-hmm. Either kinain mo or nagkaroon ka ng close contact, mm-hmm, 'di ba? So 'yan ang ano ng virus natin. So they have this characteristic that multiplies pag nadun sa sila sa living organism. Mm-hmm. 'Yun ang ano nila. So what is this pneumonia-like na sinasabi nila, na kumakalat na naman sa China, mm-hmm, no? Are we dapat ba tayo ma-alarm? Sa tingin niyo dapat tayo mag-alarm, yes, no? Mm-hmm. Kasi we gone with COVID eh. Mm-hmm. We gone with all the types of COVID, mm-hmm, 'di ba? Alpha, beta, gamma, mm-hmm, delta. Alam niyo na lahat, 'di ba? Yes. And the mutated form, alam niyo mutated form, nagsama-sama na sila. Parang Voltes 5 nag-volt in, mm-hmm, 'di ba? The mutated form and the ano yung parang yung iba yung parang ilang generation na. Mm-hmm. Okay. Is this virus na sinasabi nila sa China na parang pneumonia? Kasi pneumonia siya eh. Mm-hmm. When you talk about respiratory disease, meron tayo yung upper respiratory tract. Anong upper respiratory tract? Yung sa larynx mo, sa upper trachea dito, di ba, mm-hmm, kung kumakanta ka. So you have yung dryness, yung coughing, dry cough, mga ganon, dry phlegm, mm-hmm, irritation. Minsan, yung boses mo, medyo hoarse. Oh, ganun ba yung boses ko? Medyo hoarse. Ganun yun, because of climate, yung nagkaroon ka ng konting, medyo bumaba ang immune system ng katawan mo, nagkaroon, hindi ka na, napuyat ka. We tend to have those virus. But these are virus that are hindi siya masyadong lethal. Pag sinabi hindi siya lethal, hindi siya kakamatay unless they become, mm-hmm, very yung mga pneumonia. So when the virus goes down to yung baga natin, tapos yung mga malalaking bronchial tubes natin, then they become more
dangerous because they might become pneumonia. Okay. Ayun sinasabi ni pneumonia. Mm-hmm. So ibig sabihin kasi maraming mga respiratory alveoli. Pag respiratory alveoli kasi sa baga kasi parang ang dami-daming mga lobo. Mm-hmm. Okay. Kasi bakit parang lobo siya, structure niya? Kasi kumuha ka siya ng oxygen eh. Yes. Mm-hmm. Now you inhale, you exhale, you mm-hmm. inhale, ganon. So dusun-dusun ng virus yan kasi ang daming mga oxygen. Ganyan. Mm-hmm. Okay. Now, yung sinasabi niyang pneumonia-like, so bakit tayo mga dapat matakot? Kasi it strikes the lower part of the respiratory tract, most of probably. Mm-hmm. Kasi sabi natin sa baga. And this type of pneumonia na nag-start sa China, ay it attacks the pediatric age group or the extreme age group. Pedia and the elderly. Okay. Diba? Dati kasi, yung COVID, elderly, diba? Yes. Matatanda. Oo, isama mo na ako. Matatanda, tapos naging bata, tapos kayo, yung mm-hmm. age group nyo. Ito kasi, it attacks both extreme. Pag sinabing extreme, Joshua, yung pinakabata, yung pinakamatanda na may mga problems. So, this is yung sinasabi niyang pneumonia-like. There's, yung nabanggit natin kanina, yung Nipah virus naman sa India, mm-hmm. it's another virus that is also attacking that part of the Southeast Asia. Mm-hmm. It comes from fruit bat. Fruit bat. Mm-hmm. Hindi siya yung paniki. Mm-hmm. Pero kumakain ng prutas. Mm-hmm. Okay. No? So, it is transmitted from that. Okay, then transfer to human individual. Ang atake naman nitong Nipah virus is more to the brain. Yes. Mm-hmm. No, more to the brain, hindi sa baga. Ano symptoms niyan, Dok? Ha? Ano pong symptoms? Weakness, tapos di ka makahinga, bigla kang kokolapse. Huh? Hindi ka na mababaliw, bigla kang kokolapse. O tutulog ka na lang natulog. Feeling mo, inaantok ka ng inaantok. Tapos wala na, hindi ka na magising. Ganyan. So that's Nipah virus, no? Mm-hmm. Bakit pinag-usapan natin dito, guys? Kasi these are the virus that are coming into the latest news, yes. No? So, in India and in China. Bakit ko binabanggit? Kasi wala pa dito. Mm-hmm. Buti naman, wala pa talaga tayo. Hindi nga. Para magtuturo na naman ako titingin. Habang wala pa, kagaya before ng COVID, sinasabi ko, dito ako naga. Habang wala pa dito, ano ang dapat natin gawin? 'Di ba? Ayan na naman tayo, mag-aantay na naman tayo na dumating ang virus. Ilan meron na. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. Kaya alam mo naman tayo, hindi tayo lahat ng aspeto, lalo na sa health sector na prepared. Mm-hmm. Remember before? Yes. 'Di ba? Parang sinabi mo meron na sa China. Tapos inantay pa natin yung virus from Cebu, umakyat ng Norte, yeah. Di ba? If you recall yes. that, di ba? Mm-hmm. Ay, isang foreigner galing Cebu, tapos yung isa galing, di ba? O, sabi ng mga mga camera, inantay mo pa. Mm-hmm. Tapos after that, nalaman mo, inantay mo pang dumami. Mm-hmm. So ngayon, sinasabi ko, dito siya, nakatingin. Ayan na. So we have to prepare. Kasi one is, the change in season now from December to January, February, lumalamig. Yeah. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yes. Lamig init. Yes. So this is a environment that is very favorable to the virus. Yung malalamig do. Okay. Pag malamig na panahon. Hindi siya malamig. Yung gusto niya. Magulo. Gusto niya magulo. Ay, kasi okay. Siya magulo. Ang virus nakita nyo before, di ba? You mm-hmm. see, you saw the COVID virus, di ba? Mm-hmm. Ang pangit-pangit niya. Sobra. Di ba? O magpapigit sila ng picture, di ba? Pangit-pangit-pangit niya. Gusto niya sa mga maganda. Mm-hmm. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? The weather that we're having from hot to cold, extreme cold, okay. Hindi maganda. Mm-hmm. Di ba? So favorable siya kasi hindi magandang nature weather. Pangit rin siya. O di, siya, adaptable to that. Gets mo? Ito, see yan. Hindi, that's why. Kasi bakit paano gusto niya yan? Because our body now changes. Hindi ang yung thermostat ng katawan natin, pabago-bago. Nag-adjust tayo. Pag hindi mo kaya yung pabago-bago, let's say, punta kayo, dito ka, akyat ka ng Tagaytay. Tama, mm-hmm. Kayo, punta tayo ng Baguio. Pagdating sa Baguio,
hindi ka naman sinisip kung pagdating mo doon, sinisipon ka. Nahamugan. Mm-hmm. Nahamugan, konti lang. But you like the, ano, but why is it? Diba, you should be normal. Mm-hmm. Oo. So, if it's a being your body temperature change, hindi mo kinakaya. Mm-hmm. So, that is when your virus will attack you. Yeah. Dun sa mga panahon will, na mahina. Yeah, it will attack you in the most vulnerable part. Mm-hmm. Ano, yung moment ng katawan mo. Mm-hmm. Ano ibig sabihin? Kailangan, habang wala pa dito, kasi hindi pa, wala pa ako naririnig. Our government sector is informing. Naman. Tayo na mauuna. So what do we do? Kasi alam natin yan. Mm-hmm. So we have to protect ourselves and to arm ourselves. Mm-hmm. Diba? So what do we do? Tatanong nyo. Doc, kailan ba mag-mask? Siguro pwede tayo magdala ng mask kung ayaw mo mask. Huwag kang mag-alala, ang mask ngayon ay mura. Mm-hmm. Diba? Isang box 150 na, di ba, sinato to. Yung panahon natin, di ba? Yung panahon namin, 1,000. Di ba, mahal. Ngayon, you keep one, put it in a plastic container or whatever, you bring it. If maraming tao, yun. You wear it. Kung wala, kung ikaw lang, remove it. Mm-hmm. Kung may tao sa pinuntahan mo, ubo ng ubo, di wear it. Yes. Mm-hmm. Di ba? Kasi sanay naman tayo Nasanay na. So we can have that. Mm-hmm. Ano naman, Doc, ang bibili namin mas? Yung N95, mamahal-mahal. Ano? Surgical. Just buy a three-fold. Yung tatlong fold. Mm-hmm. Di ba may dalawa? Buy tatlong fold because the airdrops can fold and you just throw it away. Okay, mura pa rin yun. That's number one. Mm-hmm. Do we need to bring alcohol? Mm-hmm. Bibili? Yung mas small lang. Di ba? Packet. Mm-hmm. Yung mga hand sanitizer, Doc. Okay. Yeah, yung ganun. You sundin natin yung mga dating ginawa natin. Yes. Tuloy na natin. Tayo, diba? Nasanay naman. Diba? Nasanay kasi dati, Doc, diba pag sa school may dala kang alcohol, maarte ka. Mm-hmm. Oo. Maarte. Yung wala pang COVID, Doc. Parang may alcohol ka, maarte ka. Pero nung nagka-COVID na lahat na meron. Normal na siya. So, bayaan mo na sila. So you do that, yung maliliit yung alcohol. Then wash your hands. Yan, If you have children, you ask them to wash their hands. Mm-hmm. Diba? This is early prevention before those virus coming in again. Yes. Kasi wala na naman ina. Kasi all our borders are open. Yes. Ako sinasabi ko. Oh. No, diba? Tapos drink a lot of water. Mm-hmm. Kung makakatulog ng maayos, which mahirap, try to sleep. As much as possible. As much as possible. Okay. And of course, we have to pump in yung supplement. Yan ang kailangan natin. Vitamin C? Mm-hmm. Diba? Mag-stock ba? Kahapon may nagtanong sa akin, kailangan ba mag-hoard? Huwag naman mag-hoard, mag-stock lang. Pero kung gusto mo, pwede na rin. Kasi pag nangyayari yan, tumaas ang incident, nagtatagbuhan na naman tayo sa drugstore. Unahan. Tataas. Pag nakita nila, napapanik sila. Taasin na naman ang how much is vitamin C now? Very cheap, di ba? Pag nagkaroon na naman ng problem, tataas na naman yan. O, di ba? Depende doon kapag branded or generic. True. Kung wala, di mag-ano ka na lang, mag-kalamansi o lemon na lang. Fruits. Then, we can take of course, yeah. Genesis, natin pasok. Genesis organic spirulina. Why am I saying this one? Kasi during the pandemic, I've been giving the Genesis spirulina to all my elderly patients. Up to now. During the pandemic, naka-proven. Hanggang ngayon, lalo na ngayon, pinibigyan ko siya. Bakit? How can it prevent respiratory diseases? Because your theobromide and your phytocyanins are very, very good in improving your respiratory system. Mm-hmm. Diba? Okay. So, kailangan, pag medyo bumabaksak na, yung paghinga mo, medyo iba-iba na. Hirap na. Hirap na. So, it makes the alveoli, yung mga sabi natin parang lobo, to open up further para humigop ng oxygen. Mm-hmm. And tanong mo, paano yan, Doc? May oxygen ba tayo maganda? Yung natin, polluted. Yun na nga. Diba? Saan ka, akit ka na lang sa rooftop, magano ka ng, Pero, yun ang natin, no? We want our lungs to function
more or better. Mm-hmm. That's why your Genesis Organic Spirulina has your phytocyanine and your theobromine, which is very good, no? Now, the rest of the immune system na pwede natin tulungin, sasabihin natin, bakit naman kailangan? Mm-hmm. Pwede yan kasi you have your flavonoids and your anthocyanine, which is very good for the immune system. Okay. Kailangan sa panahon na meron mga ganyan, kasi hindi yan fake news. Mm-hmm. Yung nangyayari, pneumonia-like. Hindi yan na fake news, okay. Yung Nipah virus sa India. That is true. Mm-hmm. Hindi pa lang dumadating dito. Or hindi pa diba? Na-report. So bago yan, kailangan handain natin ang katawan natin. So we have to perk up and improve our body. Yes, question. Dok, naalala ko po kasi dati may binanggit kayo tungkol sa Genesis Spirulina, yung ORAC value po. Yeah. Ano naman po yung may tutulong nito dun sa pag-fight po na paglaban po ng immune system natin sa mga virus nga po. Very good. So pag sinasabi ko, kagaya kayo, umiinom kayo, di ba, na i-store. Ilan ang kailangan? Ulitin natin, 3,500. Mm-hmm. Ilan na nabibigay nito? Di ba? 24,000, more than. So what is stored, you already stabilize at pinaplantilya mo na yung cells mo. Anong ibig sabihin yung cells? Matibay na yung cells mo. Di ba maraming tayong cells sa katawan? Mm-hmm. Pero pinapatibay mo pa kasi parang binibigyan mo sila ng bala, ng shield. Yeah. So once the virus is there, at alam mo naman ang virus, di ba sabi ko, pangit. Ang pangit na attract sa maganda. Siyempre gusto niya maganda doon. Oo, parang kumanda daw ba? Kasi pag inano niya yung maganda, papapangitin niya yung ano, maganda. Pag damay-damay na pag siya. Pag na-destroy niya yung maganda, what will it will ano, pangit. Pangit. So parang sabi niya, hindi na siya mag-isa. Oo. Pangit-pangit na tayo lahat. Pero ano natin kasi ibig sabihin the matter o sama-sama na. It's like you make the body vulnerable to all the diseases, and especially one is the respiratory. Yes. Now, yung ORAC value na sinasabi mo is to keep the cells more in a fighting spirit pag umano yung virus. Okay. Ibig sabihin, hinanda mo na yung cells mo even beforehand. You have to remember, baka tanungin kayo, ay hindi ka na tatamaan. Matatamaan tayo, pero hindi grabe. Lalaban ng katawan. Kasi, true. Kasi lalaban ng katawan mo. You might have the symptom, pero mawawala agad. Mm-hmm. So, it doesn't go to you. Kasi, ika nga ni Andrew, ayaw mo ng pangit o gusto mo ng pangit. Di ba parang ganun? So, ayaw niya, lalabanan niya lahat ng virus. Okay? Dok, sa pagtitake ng Genesis Spirulina, sa mga season na ganito, Dok, na mas lumalamig, dapat matataasan natin para mas madami tayong makuhang nutrients. Very good. Kasi usually, di ba, we start at 2 tablets. 4. Or 4. Mm-hmm. Pwede tayong mag 5 or 6. Okay. Lalo na, pag malikot ang paa mo, ano ibig sabihin malikot? Balak mo punta ng Baguio, ng Tagaytay, mga yun, magala, malikot ang paa eh. Mag-ano ka na? Bakit? Kasi hindi mo alam, pag akyat mo ng high altitude, baka may mga tao dyan na sa paligid na may andun na yung pangit na virus. Yes. Oh. Gets mo? Hindi pa lang naalam. So pag naka-ano ka na sa kanila, baka ma-transfer sa'yo. Mm-hmm. Oh, yes. Kasi sasabihin ng pangit na virus, ay, si Tin nandito, mukhang gusto namin mag-transfer. Mm-hmm. Eh, pero pag naghihigop-higop ka doon ng masyadong malamig na hangin, malakas ka, hindi sila pupunta sa'yo. Mm-hmm. Yeah. You never know. Kagaya na sinabi ko, di ba? You're okay when you're here, when you go up. Then you become sick. Mm-hmm. It happens, di ba? Totoo, Dok. Nagbabakasyon kami, sakit ka doon. Yes. Oh, yes. Sayang. Kasakit ako doon. Nagunta po akong Korea. One week. Hindi mo ma-enjoy kapag ganun, di ba? 1 week ka nagkasakit? Opo, Dok. Kasi dahil din naman po sa weather, tapos ang dami rin po kasi may ubo. Feeling ko ang lakas-lakas ko rin. Tapos yun yung time, Dok, na hindi ako masyado nakapag-take ng spirulina kasi naubos yung dala ko. Oh. Kaya ang after
after, ginawa ko noon, nag-take na lang ako ng maraming vitamin C. Naka-recover naman, Doc, kasi meron akong prior nung travel ko kasi nag-take talaga ako ng maraming supplements. So, nung first 2 weeks na nasa Korea ako, ang lakas ko, Doc, akala ko hindi ako tatablan. Tapos nung wala na akong supplements. Pictorial ka pa ng pictorial. Ayan. Doon na. Diba? Ano yung suot mo pa? Nakita ko yung ano yung? Tombok ba yun? Tombok. Yan ang panira sa mga gala kapag may hindi ka magagandang nararamdaman. No, that is what I'm saying, di ba, guys? Ibig sabihin, ikaw okay. Pero yung mga kasama mo doon na mga visitors, sabi mo nga, ubo ng ubo, ayan na. Ahawa. Oh, di ba? Eh baka yung virus na yun, imported pa yun. So, mas pangit yun. So, pangit pag imported. Oh, syempre. Dagong salta lang daw kasi ako. Dapat ma-experience ko. Ay, okay to. Tagalabas to. Tagalabas to. Painit-init ang ano. Sige, pasok tayo. Pero kapag kunyari infected na nga, kunyari, meron silang pneumonia or ibang klaseng mga respiratory diseases. Tapos nagtitake na sila ng meds para dun sa certain na disease nila. Safe naman mag-spirulina pa rin sila. Yeah, it just makes you more stronger. Mm-hmm. But of course, if you have already existing pneumonia and you're taking antibacterial, of course, you have to do that. Kasi remember, ang virus can ask the help of bacteria. Ay, naku. Ang plema mo, pag nagiging yellowish na, at madilaw, bacteria na yon. Mm-hmm. So, turnover yon. Alam mo, turnover, ikaw na. Pinasan. Pabibig ng virus, ikaw na. Ayun naman. Papasok na yung bacteria. Mm-hmm. Eh, bacteria is another infection that you cannot, ano, forgive because it gives another, ano, complication with regards to the... Ibang gamutan yun doon. So, yung immune system mo pwedeng pataasin pag inom mo ng ano. Pwede pa rin. Okay. Eh, Doc, sa mga iba pa naman pong mga vitamins or supplements, pwede naman po itong isabay yung Genesis Spirulina. Like, nari, for example, vitamin C or yung mga vitamin D, E, mga ganyan. Pwede naman. Okay. No problem with that. No problem. Kasi even before naman we talk of Genesis Spirulina, ano naman siya eh, very ano, passionate siya sa ibang supplement. Ano ibig sabihin passionate? Sige lang. Hindi naman siya antagonistic yung ayaw kita kasama. So, mag-deflect yan, magkaroon ng problem. Hindi. Okay lang tayo mag-ano tayo, friend-friend. Tama, likalabanan natin yung kalabanan. Pero Doc, sa mga bago po nating viewers no, sa ating mga kasambahay, baka kasi po, ano po, hindi pa po nila masyadong alam yung powdered form natin. Baka po tanongin nila, which is better, yung tablet or powdered form? Pag children, if you want to protect, lalo na, di ba sinabi ko kanina, may pneumonia, like, you can take the powder form, di ba? Isang kutsarita o dalawang kutsarita, you give to children. Put it in the milk, pwede yun. Kasi sometimes, hindi na kaya yung tablets, no? Mm-hmm. Especially for really elderly individuals, yung matanda sobra, di ba? Ayaw na nila. Kasi maliban sa wala ng ipin, di ba? Hirapan sila lumunong kasi nagbabaro. Baka ma-aspirate, di ba? Pwede naman yung powder form. Now, pag adults, mas feel mo yung powder form, pwede rin. Mm-hmm. Pwede rin. They have the same effect, no? Mm. They have the same effect. Now, importante lang kasi, lagi ko sinasabi, at now, ngayon, kailangan, we have to prepare ourselves. Oh, wow. Diba? Kasi pa December na ba? Ay, tomorrow is December. You have to go back to the history 3 years ago. Ako, inaano ko rin, i-remind ko na kayo, ha? Mm-hmm. Kung saan nagsimula ang buisit na virus na COVID. Diba? Itong mga season na yan, Doc? No, yes. Mm-hmm. Kasi nagsimula tayo, diba, Marso? Yes. March? Kailan natin na March, ang lockdown. March. Kasi yes. I was about to go abroad din eh. Okay. Oh, naalala ko yun eh. March 17. Yes. 2020. So, nabalitaan natin dito sa Pilipinas, January, I'm not sure kung yung nasa Cebu na, meron na sa Cebu. Diba? Yung tapos, sa March yata, Doc, yung sa Manila. Manila na. Oh. Eh, by the time na dumating na Manila, kumalat na. Yes. Mas nakakatakot pag dito, ang daming so, tao. So, sinasabi natin, ha, mauuna na tayo. Ulit. So,
dito sa programa natin. So we have to prepare because tomorrow is December. Tama, December 1. Yes. December 1. Malamig na. Yung mga balak umakyat. Kasi I think most of us would have experienced problem with the respiratory na. Ubo. No? Di ba sinasabi nga ng Diyos, ubo. Sipon. Oh, ayan na. Ayan na. Diba? Ubo na. Yung cameraman. Yan biglaan. Yung out of the blue, wala ka namang ano, ikaw umubo. That's virus. Sinusubukan ka na ng virus. Tingnan ko nga. Oportunista talaga. Tingnan ko nga kung marami itong magagandang cells. Ang ganda-ganda. Ngayon kung papalag. Oo. Kailangan tayong mga pangit magparami. Diba? Umanap ka ng pangit, pangitin mo yung ganun-ganun. So, ganun ang ano natin. Hindi sinasabi ko, baka kala nila pangit. When I say pangit, the virus kasi is pangit. You have like a lot of spike, diba? Mm-hmm. You know, they're pangit. Okay. Actually, when you see the normal cells, sana pakita nila, ang ganda-ganda, diba? Yeah. Dilog. Makini. Di, makini. Makapure. Diba? Very nice. Oh. So, yun ang ano natin. So, ngayon pa lang, we should start taking supplements, vitamin C, spirulina, kung ano, mag-store na kayo niyan. Namin, pag tumaas yan, pag lumalamig, nag-out of stock, ganun. Magdala kayo ng mask. Yes, ma'am. Buti din na plastic bag, kung ayaw ninyo, no? Yes. Just for safekeeping, lalo na pagpupunta kayo sa, lalo kayo kids, marami gusto yung pumunta ng mga Peria, mga... Peria do? Amusement parks. Peria talaga. O yung mga time zone, yung mga laro-laro. So yung maraming mga crowded areas do. Kasi yung sarap sila, may mga kasama. Panahon namin Peria, ito yung Syria, sabi yung arcade. Ay, arcade. Mga birthday parties. Well known yung arcade do. Sorry ha, arcade pala. So baka maraming tao, maraming bata. Okay, pag hindi ka naman inuubo, mahirap kasi pag doon mo maglagay ka ng mask. Eh. Mm-hmm. Ako sometimes go out pag marami ta, I put mask pa rin. Mm-hmm. Then when I eat, I just take it off. Yeah. Just to be sure. Ingat. Mm-hmm. Unless you go to malls na wala masyadong tao, it's okay. Basta just put the mask. Mm-hmm. A mask. Alam mo bakit? Kasi meron naman, kumakain kami, mamaya, ubo ng ubo. Totoo. Diba? Alam mo sarili mo kung mahina ka eh. Ano. Pagin mo na yung ganun. Tapos drink lots of water, try to sleep, ano yan. Tsaka doon sa mga nagko-commute din po, syempre, di ba, very enclosed yung space, especially kung hindi man lang jeepney. Kunwari, sa bus po or sa train, di ba, siksikan, tabi-tabi. Minsan may mga umuubo na hindi properly ubo nila. Meron, di ba? Ubo lang talaga. Ako may ganyan. Ano bang pinuntahan ko? Ubo ng ubo, tiningnan ko na lang. Nahiya ako sa tingin. Hindi pa rin. Ginagko-over. Hindi. Parang hindi pa rin nahiya. Hindi ko matatapos. Gusto ko magma. Actually, nagmasa ko tuloy. Alam mo, parang, hindi, this is for you. This is not to embarrass the people around you, but for your sake. Lagi natin sinasabi, ha? Maghanda tayo. Habang hindi pa nila ina-announce, pero ina-announce na natin dito. Mauna na tayo. Mm-hmm. Ha? Namin, pag next year, pag dumating, nako, andyan na yung pneumonia, like pneumonia, what, demonyo. Diba, pneumonia is demonyo. Ayaw natin yun. Totoo do. Kasi why? We gone through that part of kulang. Okay na kasi yung mga developed countries magkanoon kasi meron silang mga advanced lahat technology ng gamit, yes. Diba? Tayo wala, naalala mo yun? Ingatan natin yung mga sarili natin, pati rin yung kapwa natin. True. Sama-sama tayong maghanda, mga kasangbahay, no? Maganda yung naging topic natin. Hawak-hawak tayo ng kamay. Basta malinis ang kamay. Hindi pinaugo. Kasi ako na mag-social distancing. Ayoko. Diba, Dok? Ang hirap. Paano yun? Nakipaghawak kamay ka, galing ka sa ubo, no? Ganun, mga kasangbahay. But, Dok, meron tayong mga social media questions. Ito po ang isang question natin pinadala ni Jeffrey. Magandang araw po, Doc Joseph. Itatanong ko lang po kung safe po ba at hindi po ba magkakaroon ng side effect ang spirulina sa mayroong skin condition po tulad po ng psoriasis. Salamat po sa pagsagot. I think the psoriasis is a genetic skin disease, 'di ba?
it might not remove psoriasis, mm-hmm. but it will prevent yung occurrence of the patches. Yes. No? Hindi lang siya palagi. Hindi, ano tawag yun, yung kung feeling mo everyday lumalabas siya, mm-hmm. baka hindi siya everyday lumabas. Let's take one. Sa week, okay na rin yun. Mm-hmm. Diba? Bawas. Kasi psoriasis, nakakita ka, diba, red, ganun. So, at least nakakatulong. Totoo. It might not cure, but it might diminish the appearance. And malay mo, yung paglabas, hindi masyadong extensive. Okay. No? True. Okay. Okay yan. Okay. Ito naman po, Doc. Another question from Janelle Castillo. Good day po. Tanong ko po sana para kay Doc. Pwede rin po bang uminom ng Genesis Spirulina kapag may PCOS po? And kung may extra benefits din po kaya ang pag-inom nito para sa mga nakakaranas ng PCOS? Thank you so much po. Ayan, polycystic ovarian syndrome, 'di ba? Sa OB, sa yung ovaries mo, 'di ba? Parang cystic. Kailangan under treatment. Yes, you have to undergo OB-GYN evaluation, ha? Yung hormones mo have to be evaluated, ganyan. Now, with regards to the function of Genesis Spirulina, siguro yung regulation niya yung metabolism mo, yung proseso ng hormones, no? So hindi siya magiging persistently dadami pa at lalala yung PCOS mo. Okay. Again, kasi nandiyan na yan, you have to treat it. Now, yung paglala, siguro, pag inom mo ng Genesis Spirulina, will diminish the progression. Yes. Okay? Kasi makakala nila, ay, eventually, mawala, guys, hindi. Okay. Siguro, at least makontrol. Mm-hmm. No? Doc, another question from Chris Season. Doc, Joseph, kasalukuyan po akong nagtitake nitong Genesis Spirulina at maganda naman din po ang epekto lalo na po sa digestion ko. Tanong lang po kung normal lang po ba ang pagkakaroon ng bright yellowish po na kulay ng ihi kapag umiinom po nito at iba pang supplements? 38 years old po ako. Salamat po sa pagsagot. Okay, bright. Ang kintab. Kintab ng ihi. Yellowish. Okay, it should be yellowish, diba? Oo. Kasi minsan natatanong sa akin, bakit clear na clear? Okay lang pag clear na clear, baka hydrated ka. Okay naman. Pag may konting tinge ng yellow, okay rin okay yan. Pa rin. Diba? Pag bright, siguro depending on how you describe it. Eh. Yes. It's a natural thing. Kayo, iba-ibang description mo. Eh. Mm. Yellowish orangey, or mm-hmm. may mga ganyan. Kaya, bright. Aywan ko, Gen Z kayo, pag-describe nyo. Ano? Detailed. Alam mo ba't sinasabi ko yan? Kasi meron akong mga pasyente, iba-ibang description. Pero magkakamukha lang naman. What is the color? So, para siyang mga pang Gen Z na term. Pag matanda naman, parang kulay na matingkad, mga ganon. It's a different thing. Now, ano ba yung tanong niya? Bright yellow. Bright yellow. Pag uminom ng supplement. Bright yellowish. Oh, supplement to supplement. Depende yan kung dami. Sabi ko nga eh, supplement should not be overboard. Ano ibig sabihin? Pag isa lang siya, isa lang. Okay na yan. Kala mo, baka tatlo. Pag inom mo ng tatlo, kala mo, lalakas ka na, magiging superman ka o superwoman. Basta bilis gumaling. Ilalabas mo yung excess. Sayang lang yun, ha? Mm-hmm. So, one at a time. Diba? Lalo na yung mga big tablets, no? Mm-hmm. Yun. Yun yung ano lang. Mm-hmm. Yung tama. Yung dosage lang. Yeah. Yung sobra. Ayan. Thank you so much, Doc Joseph. Doc, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Yes, siyempre babatiin natin si Tito Loreto. Good Chua. Morning. Good morning. Maika Chua, bigyan mo ulit sila na mga supply. And then, this is a reminder, ha. Ako na ako para naman ako again, sa si DOE spokesperson. You know there is a pneumonia like, mm-hmm. 'di ba? There is a Nipah virus in India and the other one. Siguro importante natin is like we take care of ourselves because the climate is starting to change from December down to March. Nagbabago yan eh, no? Lalo na pag yung mga ating mga kababayan gustong umakyat ng Baguio, ano pa ba, Tagaytay, Pagud, ano pa yan? Sagada. Magbulag, di ba? Sagada, Benguet, di ba?
try to be very careful, di ba? I'm not saying that you should not go, but kasi yung pagbago ng panahon, the virus is very, 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 ano, on the waiting, ano, shield. Nag-aabang. Diba? Nag-aabang ang mga pangit na itsura ng virus. Eh kung ang ganda-ganda mo, hala ka. Nako, may intimidate na rin. May intimidate siya pag ano, sobrang ganda. Diba? Yun na, basta ano, uminom ng maraming tubig, matulog na maayos, kumain ng maayos, at ano pa. At syempre, Doc. At syempre, alam mo na. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition, kaya everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug Outlets. Thank you po, Doc Joseph. Baka may mga gusto ko po kayong batiin, Doc. Greetings. Binati na ni Doc kanina. Ano, bati na kanina? Hindi, ano lang. Sa pa? Basta, ano, remind lang natin sila. Ha? Ako na mag-remind para sa inyo. Kasi narinig ko kasi, ano, last night nasa i-consulta mo ako eh, di ba? Mm-hmm. Nag-remind na ako, sabi nga ni Brother Bear, naku, maano na naman, nagsisimula na naman akong dumakdak. Di ba? So sa lahat dyan, ay ingat-ingat lang. Kasi we do not want that thing to happen. Yes. Na maun, di ba? Ang mga nagagawin. It's already an epidemic in China. Okay. Ha? So lahat tayo, we have to be armed. Mm-hmm. Ha? We have to be armed and to take care. Kasi habang ngayon, wala pa, ano pa tayo. Happy paano home. Lang, protectahin na lang natin sarili natin. You take the call. Oh, tama. Tama. That's right. Right. Again, thank you so much for Doc Joseph. Oh, 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 oh.